May isang teorya na tinatawag ng siyensya na parallel universe o parallel dimension. Ayon dito, may mga iba't ibang dimensyon sa ating mundo na umiiral. Ibig sabihin, maaring ang buhay na atin ngayong nararanasan ay pwedeng nag-i-exist sa ibang dimensyon. Para mas madali mong maiintindihan, isipin mo na lang na may maraming bersyon ng iyong sarili na nabubuhay sa ibang mga dimensyon. Kaya lamang kung isa kang walang niyang tao dito, maaring ang sarili mo sa ibang dimensyon ay isang mabuting imahe. O pwede ring mas walang hiya pa ito kaysa sayo. Dahil nasa kamay pa rin natin ang pagpapasya sa hinaharap. Ganun rin sa mga bagay at lugar. Musta mga kamata? Videong ito ay ating pag-uusapan ang tatlong taong galing sa mga bansang hindi naman nag-i-exist o umiiral. Kaya pinaniniwalaan ang mga taong ito ay nanggaling sa ibang dimensyon. Ano ang nangyari sa kanila mga kamata? At syempre, ano ang kanilang kwento? Pero bago ang lahat, may bago pala akong channel mga kamata. Sana suportahan nyo dahil doon na ako mag-upload ng mga kwentong Mobile Legends, League of Legends, at marami pang karakter na fiction na nasa description ang link. Sana suportahan mo rin ito. Salamat. Hindi na natin ito patatagalin mga kamata dahil natatagalan na tayo. Let's do this. Tatlong kwento ng mga taong pinaniniwala ang galing sa ibang dimensyon. Number 3, Bansang Tart. Taon 1954, isang hindi pangkaraniwang init ng panahon sa Tokyo, Japan. Pero sa Haneda Airport, ang lahat ay karaniwan lamang, kaya patuloy ang biyahe sa himpapawid. Hanggang sa lumapag ang isang eroplano mula sa Europe at bumaba dito ang isang pasahero na magpapagulo ng sitwasyon. Isang lalaking nagsasalita ng Caucasian na tinatayang nasa edad na 40 taong gulang at nakasuot ng Amerikana ang tinanong kung bakit siya naparoon sa Tokyo. Ang tanging sagot nito ay naroon siya para lamang sa isang business trip at ginagawa niya ito ng 2 beses sa isang taon. Ibig sabihin hindi ito ang unang pagkakataon niyang pumunta sa Tokyo. Sa katunayan, ang lalaki na ito ay marunong magsalita ng French, Japanese at iba pang mga lingwahe. Nagpapatunay lamang na isa nga siyang negosyante. Nang tinanong ito sa kanyang orihinal na bansa, ang mga bagay-bagay ay nagsimulang lumabo. Kaswal nitong sinabi na nanggaling siya sa bansang nagngangalang Tard na matatagpuan daw sa pagitan ng border ng France at Spain. Kung kaya sinabihan ang tao na ito na ang bansa na kanyang binanggit ay wala sa mapa ng mundo o hindi man lang nag-i-exist. Ngunit mariin itong sinasabi na isa siyang Tardian at nagsimula siyang nagpresenta ng kanyang mga pasaporte na ini-issue naman ng hindi umiiral na bansang Tard. At makikita rin dito ang selyo sa visa na nagpapatunay sa kanyang nakaraang biyahe sa Japan at iba pang mga bansa. Naguguluhan ng labis ang pamunuan ng nasabing airport dahil ang selyo ay nagpapatunay na aprobado ang kanyang mga biyahe. Kaya tinawagan nila mismo ang kumpanyang sinabing kanyang kikitain sa Japan. Ngunit hindi raw nila kilala ang nasabing estranghero at niminsan ay wala itong transaksyon sa kanila. Maging ang hotel na sinasabing nakalaan sa kanyang pagdating ay sinigurong walang reservation sa taong galing sa bansang Tard. Isa pa, ang bangko na nakasulat sa kanyang checkbook ay lumalabas na non-existent. Walang bangko na ganun sa buong mundo. Ang balbasing taong galing sa bansang Tard ay nagsimulang manlumo sa pangyayari dahil pati siya ay naguguluhan. Iniisip niyang isang biro lang ang lahat ng kanyang narinig. Ang opisyalis nga ay pinakita sa kanya ang isang mapa at tinuro ang maliit na bansa ng Andorra. Baka ito ang bansa na kanyang tinutukoy. Ngunit ang tao ay nagsimulang mairita at pasigaw nitong sinabi na walang bansang Andorra. Kundi ito ang bansang Tard na umiiral na ng ilang libong taon. Nanatiling kahinahinala ang lahat kung kaya ang misteryosong tao ay pinigilan munang makaalis ng mga opisyalis at binigyan ito ng kwarto sa kalapit na hotel para sa isang gabi habang sinusubukan nilang tukuyin kung ano ang nangyayari. Sa sumunod na umaga, ang misteryo ay lalong lumalim pa.
ang taong nagsasabi na galing siya sa Toward ay nawala na lamang bigla sa kanyang kwarto sa hotel na kung saan gwardyado ito ng mga pulis sa buong magdamag. Pwede niya lang maaring daanan ay ang bintana na sa sobrang taas ay malulula ka kapag tumingin ka sa baba, kaya imposible na tumaan dito. At ito pa ang mas nakakagago. Ang lahat ng kanyang dokumento, kabilang na ang kanyang pasaporte, driver license na inisyo ng misteryosong bansa, ay nawala na lang mula sa pinaglagyan nito sa security room ng airport. Ang mga naalarmang mga kapulisan at opisyalis ng airport ay masusing hinanap ang misteryosong tao na ito. Ngunit wala silang makitang kahit kaunting bakas para masundan ang kaso, na parabang ang lahat ay hindi talaga nangyari. Number 2, Bansang Laksaria. Nakakagulat na hindi lang nag-iisa ang insidenteng kagaya ng misteryosong tao sa bansang Toward, dahil noon pang September 1851 ay may naitala na palang misteryo ng taong galing sa lugar na hindi nag-i-exist o umiiral. Ito naman ay tungkol sa lalaking nagngangalang Jupar Voren na lumapit pa sa kapulisan ng maliit na nayo ng Libas, Germany, dahil nawawala daw siya. At nang tinanong ito tungkol sa kanyang lugar na pinagmulan, ang sagot nito ay bansang Laksaria na hindi matukoy ng kapulisan kung saan ito matatagpuan. Isa pa, iba ang tuno nito kung magsalita ng German, na parabang pinag-aralan lang nito ang lingwahe. Kaya dinala siya ng mga otoridad para sa ibayong pag-iimbestiga at napag-alaman na ang bansang Laksaria ay isang napakalawak na isla daw na hinihiwalay ng malawak na karagatan mula sa kalupaan ng Europe. Para mas lalo pang klaro ang lahat, pinangalanan nito ang mga kontinente na kanyang alam, kagaya ng Sakria, Aflar, Astar, Auslar at Yoplar. Kaya lalong lumabo ang lahat para sa hipi ng kapulisan. Si Voren ay lumalabas na nakakapagsalita rin siya ng iba pang lingwahe ng Europe. Pero ang orihinal na lingwahe raw nito na kanya pang sinulat ay Laksarian at Abramyam. Ang Abramyam na lingwahe ay madalas ginagamit ng mga kaparian ng Laksaria. At ang Laksarian ay lingwahe ng mga karaniwang tao. Pagkatapos ng masusing pagtatanong, sinabi rin ito na ang relihiyon nila ay Kristiyano. Ngunit tinatawag nila ito na doktrina ng Espasyan. Ang kanya palang tukoy sa pagpunta sa Europe ay para sunduin ang matagal nang nawalay na kapatid na lalaki sa kanya. Ngunit habang sakay ng barko ay nakaranas sila ng malakas na alon kung kaya nawasak ang nasabing bapor. Gayunpaman, hindi niya masabi kung saan ang nasirang barko, maging kung paano siya napunta sa bansang Germany. Kung kaya hindi na niya masubaybayan ang ruta na kanyang tinatahak. Ang kapulisan na nagdududa sa kanyang sinabi ay napagdesisyonan na dalhin si Jupar sa Berlin para sa ibayong pagtatanong at pananaliksik. Ngunit ayon sa report, walang Jupar Voren na dumating sa Berlin. Tanging ang mga pulis lang ang dumaong doon. Sinasabi ng mga nagdala sa kanya na habang sakay ng barko ay parang unti-unting nawala ng lakas ang lalaki. At nang hawakan sana nila ito ay tumatagos lamang ang kanilang mga kamay hanggang sa mawala ito ng tuluyan. Ngunit hindi ito pinaniniwalaan ng mga opisyal, kung kaya ang mga pulis na nag-escort sa misteryosong tao ay inakusahan na pinalaya nila ang tao o maaring pinaslang nila ito dahil wala nang makitang kahit bakas lang ni Jupar Voren. Patuloy na dinipinsahan ng mga kapulisan ang kanilang sarili sa husgado. Malamang mahihirapan na ipanalo ng kanilang abogado ang kaso dahil sa pinanghahawakan nilang mahirap paniwalaan na testimonya. Number 1, Bansang Lisvia. Isa pang insidente ang naitala naman noong 1905. Isang binatang lalaki ang nahuli na nagnakaw ng Lofbred o tinapay sa isang tindahan sa Paris. Ang mahirap dito, hindi siya maintindihan ng kapulisan nang sinubukan nitong ipaliwanag at dipinsahan ang kanyang sarili dahil nagsasalita ito ng hindi kilalang lingwahe. Sinulat na lang nito ang kanyang bansang pinagmulan at ito ay Bansang Lisvia. Inisip ng mga nakahuli sa kanya na ang tinutukoy nitong lugar ay ang lugar ng Lisbon, Portugal.
kung kaya ang mga opisyalis ay nagpadala ng interpreter na Portuguese, ngunit nalaman kalauna na hindi siya Portuguese at lumalabas na hindi basta inimbento ng bata ang kanyang lingwahe para makawala lang sa kaso. Dahil ang may-ari ng tindahan ay hindi naman siya kinasuhan at binigyan pa nga ito ng maraming tinapay. Sa huli, pinalaya rin ang bata at hindi na ito nasilayan sa lugar kailanman. Ang mga pangyayari na ito ay nanatiling misteryo hanggang sa panahon natin ngayon. Ngunit may mga konklusyon na gawa-gawa lang ito ng malikot na imahinasyon ng mga manunulat. Pero para sa mga nag-aaral ng siyensya, ito ay kaso ng parallel dimension o universal dimension. At maaring mararanasan ito ng kahit na sino kapag nalagay sa hindi kaaya-ayang sitwasyon at napakadelikado nito. Dahil nga posibleng may ibang ikaw sa iba't ibang dimensyon, maaring magre-resulta ito ng pagkawala ng isang physical na katawan dahil hindi maaring mag-exist ang dalawang kaluluwa sa iisang dimensyon. Sa huli, marami pa tayong hindi nalalaman sa mundo na ito at siguro mas mainam na mag-focus na lang kung ano ang realidad na ating nararanasan. Ganun pa man, gusto kong mabasa ang inyong ideya sa paksa na ito kung naniniwala ka ba sa mga ganitong kwento o aling kwento ang mas nagpa-interesado sa iyo. Mag-iwan ka lang ng komento sa video ng ito at huwag kalimutang mag-like, share, subscribe sa channel na ito para magkita ulit tayo sa susunod ko pang mga bagong video. Ito pala si Leon Mata, hanggang dito na lang. Salamat.